Hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya-barya lamang para ng insulto pa, para na binobobo ang taong bayan. That's the rule. I believe that... But then we have to change the rule. Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun. Wala man lang sa inyo nakasilip sa dollar, sa anilang resin, tagal-tagal nyo na dyan. Tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan. Na dapat yung ban equal doon sa claim. Hindi kayo mapupost ng ban na mas mali sa claim, for God's sake. Po, walang magawang paraan ang tao na kaupo dyan for the past 23 years. Hindi niya po nagawa ng paraan. He could have come to us sa senators or congressman para humingi ng tulong para makapag-pass ng legislation para ma-address yung problem na ito. Bakit sa Kuwait, tahimik lang? Parang lukuhan to. Parang binobobo niyo po ang taong bayan. Parang binobobo niyo po ang mga magagawang Pilipino. At hindi po ako papayag. Not under my watch. Equal naman po ang claim. Kaya lang pag mahaba po ang panahon at nagpupunta na po sa Court of Appeals, ay tumataas po yung award. So, maski magsimula sa equal sa claim, nag-iiba po yung presyo ng award, kaya po hindi na tugma. No po. No po. Marami po ako manakausap ng mga gagawa. Wala po siyang tatanggap ni Singkong Duling. Senator Loren, huwag ka magalit. Nakangiti na si Senator Loren. Nakakaawa po at masakit po sa aking kalooban na yung mga manggagawa na sila po ay naapina. Dahil hindi po sila binigyan ng maayos na sweldo, tapos sila po sinipa sa kanilang trabaho for no reason, illegal dismissal, and then they went to NRLC na hoping that they can get justice. Pagdating po sa NRLC, they were forsaken. Napabayaan po sila. Hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya-barya lamang para ng insulto pa, para na binobobo ang taong bayan. That's the rule. I believe that... Well, then we have to change the rule. Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun. Wala man lang sa inyo nakasilip sa dollar, sa NRLC, tagal-tagal nyo na dyan. Tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi niyo pa naisip yan na dapat yung ban equal doon sa claim. Hindi kayo mapupost ng ban na mas mali sa claim, for God's sake. Bigay. Wala po. Nope. According to them, nabibigay po yung bond pero wala po. Kulang po. Wala po. Mabagal nga execution at kulang yung bond. Kaya mag-isip tayo ng legislations kasi nagsasabi yes. po yung company. Well, ganun po palagi nangyayari. Dapat po, gumawa tayo ng paraan. Kayo sa NRLC, 23 years na po nakapwesto, nakaupo dyan sa pwesto ng inyong chairman. Dapat nakapag-isip na po siya ng way na para pagdating ng time, nanalo po yung employee. Meron po siya. 9 out of 10, yung pong mga company, pag na-file po sila ng case sa NRLC, dinidispatch po yung kanilang mga properties, yung kanilang mga lupain, yung kanilang bank accounts, and then nag-change ng name, nag-change yung pangalan ng kanilang company, nag-change ng ownership, wala pong mahabol. Palagi pong nangyayari yan for the past, as far as I'm concerned, for the past 25 years, me as being a broadcaster. Bakit po walang magawang paraan ang tao na kaupo dyan for the past 23 years? Hindi niya po nagawa ng paraan? He could have come to us sa senators or congressman para humingi ng tulong para makapag-pass ng legislation para ma-address yung problem na ito. Bakit sa Kuwait, tahimik lang? He's not here to assist me in answering that. Okay. But there's a bond that is deposited. Pwedeng i-forfeit yung bond. But it may be small. Well, kung meron pong ban, nasaan po yung ban? Kasi marami po na ako natatanggap na complainant na sila po ay nanalo na 7 million, 8 million, 20 million at sila po yung mga 50, 100. Bakit hindi nabibigay? Wala po. Nope. According to them, nabibigay po yung bond. Pero wala po. Kulang po. Wala po. Mabagal nga execution at kulang yung bond. Kaya... mag-isip tayo ng legislation to okay. address the problem. Okay, we have to address the problem. Yes. Kasi nga po, nakakaawa po at masakit po sa aking kalooban na yung mga manggagawa na sila po ay naapina dahil hindi po sila binigyan ng maayos na sweldo, tapos sila po ay sinipa sa kanilang trabaho for no reason, illegal dismissal, and then they went to NRLC na hoping that they can get justice. Pagdating po sa NRLC, they were forsaken. Napabayaan po sila, pabalik-balik po sila from... Namamasahe po sila, yung iba sa kanila pupunta ng probinsya, babalik lang tuwing hearing. Kuminsan po, abono pa sila, gumagasto sila by the thousands pagdating sa pamasahe, accommodation when they come to Manila. And yet, at the end of the day, wala po sila masisingil. At ang pinakamasakit, namamatay na po sila, wala pa rin po silang titikman na perang pinanalunan nila. Yeah, I feel for them, and I know that it's a long-pending problem. As I say, it's decades long. That is why, jointly, the DOLE and the Senate, could think of possible solution to this. Sila na po nagsabi, under the term of newly installed Secretary Laguesma, they will come up with solutions for possible legislation. Nag-uusap na po kami ng legislative team. Dapat po yung ban na ipopost or yung escrow na ipuputap, it should be equal to the amount of the claim. Hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya-barya lamang, para ng insulto pa, para na binobobo ang taong bayan. That's the rule. I believe that... Well, then we have to change the rule.
yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun, wala man lang sa inyo nakasilip sa dollar, sa NLRC, tagal-tagal nyo na dyan, tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung band equal doon sa claim. Hindi kayo magpo-post ng band na mas mali sa claim, for God's sake. Parang lukuhan to, parang binobobo nyo po ang taong bayan. Parang binobobo nyo po ang mga magagawang Pilipino. At hindi po ako papayag, not under my watch. Equal naman po ang claim. Kaya lang pag mahaba po ang panahon at nagpupunta na po sa Court of Appeals, ay tumataas po yung award. So, maski magsimula sa equal sa claim, nag-iiba po yung presyo ng award, kaya po hindi na tugma. No po, no po. Marami po akong nakausap ng mga gagawa, wala po sila tatanggap ni Singkong Duling. Yung nga po sabi kanina, kamatay na po sila ni Singkong Duling, wala po sila titikman doon sa pinanalo nilang case sa NLRC. I would suggest that your long list of complaints of those who've already won, ibigay po nyo para ma-execute agad. Okay. And then siguro po, turuan natin yung mga sheriff. Siguro mag-aral sila, mag-seminar sila kung paano po mag-identify ng mga properties, paano po maghabol, mag-garnish ng mga properties. Because some of these sheriffs, sorry ha, hindi naman siguro lahat, ay tamad. Ang ginagawa po nila, sasabihin po nila doon sa claimant, sige, maghanap ka ng account nung dati mo employer, pumunta ka sa LTO, tumingin ka ng mga plate number doon ng iyong amo, bantayan mo yung kumpanya ng iyong amo, paglabas ng sakyan, kunin mo yung plate number, o tingnan mo kung may back account yung iyong amo, bakit kinakailangan po yung claimant o yung employee ang magawa niyo, yung ex-employee ang magawa niya? Di ho ba dapat trabaho yun ang sheriff?